Talaga naghihirap na. Hindi kaya bitin to? Pambili ka ng, pambili ka ng itlog ngayon. Ako na lang. Ito po. Magandang umaga, guys. Wala nang ginawa kundi magbibitan na ngayon ng... Tay, may ano ibig sabihin nito? Scrap ang kan. Scrap. Armin. Talaga naghihirap na. Tingnan nyo to si Tatay Mayor, ang ganda-ganda ng ngiti, pero alam ko sa loob-loob niya, ayaw niya pa talaga mabenta tong mga bakal-bakal niya. Matagal-tagal din kasing ipunan bago niya naipon ng ganito kadami ito. Pero para sa akin, ayos na din to. Mababawasan na rin yung kalat na meron kami dito. Siguro maituturing nga namin na blessings in disguise itong kawalan namin ng pera. Kasi mapapabenta na rin sa wakas itong mga bakal-bakal namin dito. So yan guys, meron nga kami ditong bakal and... nagkilo nga siya ng 3 kilo. Kung mapapansin nyo nga guys, medyo nagkulang pa sa 3 kilo, pero pabayaan na daw sabi ni kuya. Kahit nga kulang pa na isang guhit, eh pinagbigyan na kami. Bali guys, binigyan nga pala kami ni kuya ng rate na 10 piso ang kilo para sa bakal, 10 piso rin ang kilo para sa yero. At ayun nga, habang nagbebenta kami ng scrap dito sa Tabimbay, pinakain na rin namin yung mga bibi namin at manok. Alam nyo ba guys, di sa pagmamayabang yung mga alaga namin hayop dito sa bahay ay 3 beses na kain sa isang araw. Lagi kasing sinasabi ni Tatay Mayo na hindi naman marunong magreklamo ang mga hayop pag nagugutom na sila. Kaya meron silang umagahan hanggang hapunan. And guys, nakilo nga pala yung yero natin ng 40 pesos. Dasaad na lang natin yung 3 kilo na bakal. So in total nga ay naka 70 pesos tayo. Ang pamilya nga pala na napagbentahan natin ng ating scrap ay ang mag-asawang si Kuya Bianong at si Ate Gagay. Sila nga pala ang nag-iisang nagngongolekta ng mga scrap dito sa baryo namin. Habang dito na rin sila, pinakita na rin namin yung malaki naming ibon. Kulay brown nga ito na mahaba. Ang pangalan nga pala ng ibon namin na ito ay si Galaxy. Kung mapapansin nyo nga guys, ayan nga ay kinakagat niya si Tatay Mayo. Ganyan yung way niya ng pagsasabi na nagugutom na siya. Pero paminsan-minsan ay madalas na way niya to ng paglalambing. Minsan napapansin ko itong abing ibon ay may talent. Medyo magaling din kasi siya magpapansin sa camera gaya nito. O tingnan nyo, sumasayaw pa nga o. Morning guys, ito naka 70 tayo. 70 pesos para dun sa mga scrap natin sa bahay. Kinuha ni Kumaring Gagay. Ati Gagay, tsaka ni Kuya. Pwede yun. Pumunta tayo dun sa bilian ng itlog ng Itik. Diba nandun ay murang-murang itlog. Nakakatawad kami dun ng 5 piso isa. Sana pagbigyan tayo ngayon. Ilangin. Pala no, kamusta pala kayo dyan? Sana maayos ko yung lahat. Lahat manonood sa amin. Wow. Ay, fresh na fresh yun eh. Ito po plastic. Sama nyo na yung damo. Ito po. Kenta lang kuya. Yan, ang ganda na itikan ni kuya. Nasaan yung mga itik nyo? Doon. Tapos yung kalat ay yung dalawa. Ay, ayos ano. Itong place nina kuya, o, diba? Angas. Diba, anong angas? Habang nilalagay ni kuya, syempre nabilang natin kung ilan yun. 10 peraso pa, 50 pesos. And ang problema ay walang panukli si kuya, kaya pinadala pa rin sa atin yung 100 ng buo. Mamaya na natin bayaran, sabi ni kuya. Tamang-tama guys, magsasangag din ako. Yun, nakabili tayo ng itlog na itik. Sarap din yun sa sinangag. Lalagyan na natin. Kita kaya ako na. Yan guys, gagawa pala tayo ng adobo egg fried rice. Nag-isa nga lang ako dyan ng bawang, tapos nilagyan ko ng itlog at nilagyan ko na rin ng toyo para masabing adobo ito. Sinunod ko na nga rin yung ating leftover bahaw at gamit nga itong aming stainless na sandok ay sinimulan ko ng haluin ito. Nagsaing nga pala muna ako bago magsalang ng sinangag dito, kaya kung papansin nyo yung uling ko ay kakaunti. Na kesa naman masayang ay sinalangan ko na nga lang ng sinangag. May tray ka pa. Ayos ah. May maliit.
Wok. Yung may nabibiling dyan ang kulay. Wala. Ay, nga pa, hindi nilalag yung tika. Ay, mga non-stick. Hindi nilalag yung tika na kuwali. Hmm. Ang bangis mo. Ganun ka, ganun. Ganun lang, ganun. Oh. Dahan lang, guys. Guys. Napis din ng hole. Ang guys. Pati dito. Pilapil check. Guys, madalas nga pala namin ginagawa tong pilapil check para malaman kung maayos pa ba yung pilapil namin. So yun guys, dahil hindi kami makapagbilad ng palay, eh napagpasyahan namin ng kasama ko si Joe Malin na mag-ikot-ikot sa palayan ni Tatay Mayo. Gumulong-gulong. Kung mapapansin nyo guys, itong mga part na walang tanim ay napinsala ito ng mga kuhol na hindi napigilan ng pag-spray ni na Kuya Edwin. Sa totoo lang guys, yung mga space-space na yan ay hinagapan talaga namin yan. Naghulip-hulip din kami dyan. Ngunit kinain pa rin talaga ng kuhol. At ito nga palang pitak na pinapakita ko sa inyo ay lugong ito. Sadya dito guys na matubig at kailaliman kasi dito halos nadalo yung mga tubig na galing sa ibabaw. Yung mga ganito nga palang kataas na tanim ay magpa 4 weeks na. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung lugong lang talaga ang maraming pinsala. Ito namang kataasan ay wala masyado. Tingnan niyo kung gaano kaganda nandito. Iba din kasi talaga mag-alaga si Tatay Mayo ng kanyang mga pananim. Naalala ko nga dati na ikwento sa akin ng kanyang asawa na si Ate Annalie. Sa sobrang pagmamahal niya kasi sa kanyang pananim ay mas gusto na daw kausap ni Tatay Mayo ang kanyang palay kaysa sa kanyang asawa. Dahil nga sa estilo na ito at diskarte ni Tatay Mayo sa kanyang pananim ay hindi siya binibigo nito kada mag-harvest. Lalakad ka lang! Lalakad ka lang! Ay siya, wag na! Tara! Tingnan niyo ito, guys. Tanga, ang ano nga ng panahon. Ang sama ng panahon. Ang damagdag pa yung dami ulit yun. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Itutok mo! Hindi ako natutuwa. Ang daming ano, ang daming walang tanim. Oo. Pero alam mo ba, Jo Malin, yung bakit kanyan, maraming space na walang tanim. Ano yan, kinaan niya ng kuhol, hindi yan napigilan ni Tatay Mayo nung pagkatanim. Kaya yan, alam mo, ang daming space na walang tanim. Kala mo. Ha? So guys. Puto tayo sa palayan. Para. Tingnan mo. Bukal na bukal po.